Ginagalit niyo ako eh. Ha? Pero may mas matindi pang galit. Ha? Oh. Alam niyo kung sinong mas matindi pang galit? Ito ha. Hindi ho ako kaanib nito ha. Hindi ho ako kaanib sa grupo nila pero napahanga ako dito. Daretsuan nito. Sabi ko, "Oh! Kung ikaw 'yung nagtanong, ganoon eh. Ganoon 'yung mangyayari." Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. Maraming salamat po sa Diyos sa oportunidad na to. So, sa ngayon ho, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP D&D Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po. Pero ang tindi nitong ano na to, no? Talagang tinanong niya pa doon sa... Kasi edi, malamang kaanib din siya nung itong ano nila Soriano, nila Brother Eli, di ba? Pero nagtanong pa rin siya, no? Lakas na loob mo, ining! Na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi, ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho, eh dahil sa na-red tag ho kami, andun po, nakasalalay ho yung buhay po namin. So, andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban against po doon sa red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun po yung nababasa ko rin ho sa Biblia. Tanong mo, dapat ka bang pasakop kasi na red tag ka mo as part ng NPA? Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP, si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. Ay! At dyan sa UP at saka sa iba pang mga lugar. Oh. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. At hindi pwedeng pumasok ang pulis. Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA na kalaban ng gobyerno. Yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo, mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandun sa Geneva. Yung kalbong matandaro na gagong nagpapakarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Eh, anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So, di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino. May mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente, yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Yun! Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Eh ngayon, itong mga... Ano kayang reaction itong batan to, no? Ah, sabi ni iba, hindi daw kaanib eh, pero sabi ni iba, kaanib daw eh. Ano kayang reaction na nung sinasabi? Ay, nagkamali ata ako ng tanong. Gago rin na namumuno sa mga universidad. Gago kayo. Pagka nilalabanan nyo ang gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh.
Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna, meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama, ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Mag-analyze ka daw, te! Ako ang presidente ng UP. Halimbawa, yari na. Kasi kung ito, sorry ha, kunwari ka-anib lang siya, kunwari lang kung ka-anib siya, ano kaya ang ano niya? Saan siya papanig? Doon sa kanilang pastor o doon sa kanyang mga... Eh, leader daw siya, di ba? Leader daw eh. Tingnan natin. Sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko. Kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsan buo ko yan eh. Emmanuel Soriano, former UP President, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace Cebu. Ah, sabi nito isa, to be clear, hindi po talaga siya kapatid. Okay. Hindi daw siya kapatid. Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yung pinsan ko. Yung kanyang pamilya. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging adviser ni President Cory. Oh! Actually, siya yung nag-push ng kandida si ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno, ba't yun nilalabanan? Eh hindi ba ikaw, may gobyerno ka rin? Doon sa university mo. Meron kang gobyerno. Ayaw mo ngang pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo? Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Oh, wawa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. Eh tapos ikaw ang gusto mo, pakialaman mo yung gobyerno na yon. Anong logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kumbaga, Brad Eli. Eh dapat, alamin mo, anong posisyon mo, nasaan ka dapat, at sino dapat mong pagpasakupan. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Jotel? Opo, Brad Eli. Tamang-tama po yun. Yung mayor, pag pinakialaman ka ng governor, aba, nasa ibabaw mo yung governor. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun namang governor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, na ang humahawak eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindihan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin niyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit sa ang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, napakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP. Ka. Gago ka. Hindi mo sarili ang UP. Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa mundo. Ikaw ba gusto mong... Sana pinagtanong natin... Nagtitiis yung magulang mo para paaralin ka sa pinaka... Sana pinagtanong natin si Renato Reyes, no? Ang mataas na institusyon sa Pilipinas,
nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ang pag-aaral mo. Tapos mami ang kote, mababalitaan nanay mo nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang Armalite. Eh di ba gago ka noon, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago noon. Tama ko yan. Opo. Gago ka noon. Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksyonaryong Pilipino, pahina 278, gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Diniin pa eh. Parang sinabing walang laman yung utak ng babae. Alak ng tutya. Oo, sakit naman yan. Ano ba yan? Yan ang sinasabing minsan eh. Pag ang katotohanan eh, bumanat eh, talagang masakit. Pagpasensya nyo na, pero totoo eh. Si Sen, mga taga-UP ha, kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa nyo. Ano yon? Gaga. Babae na mahina ang ulo't walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Gago daw kayo! Ay, pambirang buhay, ere. Ano bang ginagawa nyo kasi dyan sa UP? Sabihan tuloy kayo ni Brad Ellie na gago kayo. Hindi, totoo. Alam mo, ito ay masakit man pakinggan pero totoo naman talaga. Napakasimple lang naman ho eh. Kayo ay gobyerno. Nakakalimutan ata ng mga taga-UP na sila ay under ng gobyerno, no? Eh, kung gusto ngang gawin ng gobyerno, magtayo ng kampo dyan sa loob ninyo. Wala kayong pwedeng sabihin. Bakit? Gobyerno kayo eh. Pagmamayari kayo ng gobyerno eh. Pambihirang buhay ere oh. Nasasabihin ninyo, huwag kayong pakialaman. Ano to? Okay lang kung sasabihin nyo, if you are a private university, oo, hindi pwedeng makialam sa inyo gobyerno. Meron kayong palututuni. Hindi kayo pwedeng basta pasukin kasi siyempre, privacy yun, private. Diba kunwari sa isang private company, hindi naman pwedeng pumasok basta-basta yung police, mangdadampot ng mga tao doon unless may mga search warrant o kaya warrant of arrest, ganyan-ganyan. Eh, pero hindi ko kayo private eh. Gobyerno, hawak kayo ng gobyerno. Nasa ilalim kayo ng gobyerno. Kaya ang simple-simple lang yan eh. Kaya kayo naman mga estudyante ng UP, huwag kayong gago. Hindi lang ibig sabihin nun. Hindi naman, eh tama naman o eh. Ako, naniniwala naman ako na hindi naman o masamang salita yon. Hindi lang naman talaga ibig sabihin nun walang laman ng utak. Eh, gago. Diba? So, sana kayong mga taga-UP dyan, medyo magising-gising na kayo ng konti dahil, yung totoo lang, eh, ginagawa niyong katatawanan ng bawat isa sa inyo. Ayan tuloy, may mga ganyang klaseng estudyante na medyo... although, in fairness naman kay ate, siya naman nagtanong lang. Siya naman tinatanong lang niya kung sila ba'y magpapasakop o hindi. Pero napakalinaw naman sa ating mga naniniwala ho sa Biblia, napakalinaw ho, magpasakop ho kung ano ang sinabi ng gobyerno. Okay, kahit to kayo ay kung in the future ang maging gobyerno ay madilawan, magpapasako po tayo kasi yan ang sabi sa kasulatan, ha? At huwag po tayong gago.